Hello mga Lodi Cakes! And ngayon ang pag-uusapan natin, gameplay naman ng Kauai Islands. So tingnan natin, ito pinapakita ko sa inyo yung marketplace ng Kauai. And of course, at naalala nyo pa ba last time, di ba sabi natin, ang kailangan para makapag-start ka maglaro nito, kailangan meron kang field, and then kailangan meron kang plant, and kailangan meron kang magical creature. So ito, pumipili ako ng mura sana na field, no? Kaya lang ito, nung i-try kong i-buy, not enough KWT. So kulang pa yung KWT ko. So ibig sabihin, kailangan pa nating magdagdag. Yan, meron akong 600 KWT. Pero ito, ba't hindi ko mabili? Eh, 595 lang to. So baka hindi pa lang siya nagre-refresh. Kailangan ko lang yan. I-click ko lang yung refresh. Ayan o, naka-zero nga yung KWT balance ko. So, kailangan lang i-update natin yan para ma-read niya kung magkano yung balance natin. So, i-refresh natin to. And there you go, guys. So, meron akong 600 na KWT. At ngayon, babalik na tayo dito sa marketplace. Pakita ko lang sa inyo kung paano bumili ng field. Ito kasi may mga mura eh. Kaso, pag tinignan nyo, nakasulat dito, this auction is no longer available. So, kaya talagang lowest starting price filter natin. Itong mga nasa una na to, mga nabili na yan. This auction is no longer available. So, hanap tayo ng iba pa. Itong 559, tingnan natin. Ayan, hindi na din makiklik yung buy. Kasi, nabenta na din siya. So, hanap tayo ng iba pa dito sa baba. Masyadong mahal na itong 1,480. So, ito 595, tingnan natin. Ayan, pwedeng bilhin. No? Buy ka agad natin kasi baka mamaya maunahan pa tayo. And of course, when you click buy, i-confirm nyo yun sa MetaMask. So, i-click mo lang yung MetaMask na yun to confirm. And then, after that, you just have to wait kasi ganito talaga. Nagko-connect kasi ito sa blockchain and ipapasa niya sa iyo yung ownership nitong field na to. Kaya it takes some time talaga before this can be processed. So, yan. So, transaction submitted. And waiting na tayo for the confirmation. But don't worry guys, kasi ito naman, kung may problem, marirevert back naman to. So, yan. At this point, natapos na. And akin na siya. Kasi pwede ko na siyang isell, sell NFT. So, meron na akong isang field. So, ngayon, yung requirements, diba, tatlo yun. May field na ako, pero wala pa akong plant at wala pa din akong creature. So, kailangan ko pang magdagdag ng KWT so that I'll be able to buy that. Pero dito, mag-check muna tayo, no? Ano ba yung pwede kong bilhin? Kasi pag tinignan natin yung mga mura na price, lowest starting price, ito meron kasi ditong 520, pero no longer available na din siya. So, pabilisan din to, guys. Kaya maganda pag mag-invest ka. Meron ka ng konti kagad na token, yung ready ka to buy anytime. Kung hindi ka pa bibili ngayon, at least ready na yon. Minsan kasi magkakaroon ng sale or may magbebenta sa mababang halaga. At least pag nakita mo kagad yun, magbibili mo siya kagad. So katulad nito, merong mga 600 plus lang. Pero pag clinic mo, nabenta na sila lahat, naunahan ka na. Hindi pa lang nag-a-update itong marketplace, kaya lumalabas pa siya dito sa selection. Like itong brown berry, ito yung gusto kong bilhin. Pero, lagi na lang na not available. Itong mga 700 na to, tsaka meron pang 450 doon. Pero, hindi ko na siya mabili. Pero, guys, naalala nyo pa ba yung tip natin? Ang sabi sa game, pag bibili ka ng magical creature at saka ng plant, kailangan compatible sila. Kasi baka mamaya yung mabili mong plant, hindi naman kinakain ng magical creature mo. E di, lugi ka. Kailangan mo ulit bumili ng another plant pa para may kakainin yung magical creature na nabili mo. So ito, parang somehow, nag-window shopping lang ako muna. Kasi hindi pa ako nagpapasok ng additional na KWT dito. So, tinitingnan ko, ano ba yung mga mabibili ko dito? So, kasi, kinukonsider ko kung ano yung plant at magical creature. So, sa ngayon, mukhang kailangan kong magpasok talaga ng nasa 700 na KWT. Mukhang ito yung pinakamura. Pero, dapat, tingnan ko din kung ano naman yung magical creature na bibili ko. So, dito, nag-a-assess pa lang ako. Kung magkano yung magagastos ko. Kasi lalabas dito, $88 to. Eh, magkano ba yung $88? So, halos nasa, ano na to? Halos nasa 5,000 na siya. Eh, kanina, bumili ako ng 600
600 kWt na LAN. So magkano yun? Nasa 3,000 din yun. So kaya kailangan pag-isipan talaga kung papasukin mo yung game. Eto, pinasok ko siya kasi based dun sa assessment ko, mukhang may patutunguhan siya. Kaka-start pa lang ng game, 2 weeks pa lang to. And kung meron kang pang-invest, pwede mong i-consider. Pero remember guys, to do your own research. Huwag yung basta nakita nyo na pumasok ako doon, susundin nyo din. Kailangan, aralin nyo din siyang mabuti, may potential ba? At kung tingin nyo, wala siyang potential, ba't mo pinasok yan? Comment nyo lang, guys. Para makita ko din, baka meron akong hindi na-evaluate ng maayos. So, tulungan to. And then, yan. So, ito yung plant. Ito kasi, kinakain to ni Leather. Kaya, tinitingnan ko is yung heartberry at saka yung isang plant, yung kulay brown. Pinag-iisipan ko. Pero ito, tingnan nyo guys. So, napakamahal naman yung binibenta nun. Wala naman sigurong bibili nun. And then, after shopping, ayan, namili na ako. Puntahan natin yung game environment. So, ito. Ito yung Kauai Islands, di ba? And dapat connected na yung MetaMask mo dito. And don't forget guys, Binance Smart Chain Network ang ginagamit natin dito. So ito na, connected na yung wallet, kaya nababasa na niya yung MetaMask ID ko. And clinic ko lang yung play para i-load na niya yung game. So dahil meron na akong assets, yung tatlo na yon. So yan, makikita nyo guys, andito na yung character na pinili natin from last time, di ba? And then si CTV Manager. And hinahanap ko ngayon, asa na ba yung assets ko? Asa na yung field na binili ko? And asa na yung plant and yung magical creature ko? So dito, clinic ko lang yung isa sa mga equipment. Ito yung dye machine. Sa dye machine, nagre-require siya ng mga fruits para makagawa ka ng iba-ibang kulay. And then, itong isang machine na to, yung material factory, nagre-require naman to ng mga itlog ng magical creature para makapag-create ka ng iba-ibang type naman ng materials. So, makikita natin dito, merong wood, merong glass, merong ceramic, di ba? So, ito, itong taas na to, ito yung tinatawag na ranch. So, syempre, yung character natin, si CTV Manager, hindi siya makakapasok dyan. And then, may mga ongoing sila ngayon na event. So, Halloween party, kasi magno-November 1. Invite your friends and get rewards together. So, yan. Pwede kang makupuha ng spooky girl costume for the top recruiters. And then, meron pa ito. Hello, newcomer. Did you get invited? So, pwede ka magpasok dito ng referral code and you will get a special welcome gift. Kaso wala akong referral code, walang nagbigay sa akin ng referral code to join this. So, wala akong ma-input doon. So, kung meron kayong referral code, bigay niyo lang sa akin. And then, ito, merong recruitment race. So, currently, number 26 ako, pero wala kasi akong nare-recruit. Pero itong mga to, makapapansin nyo. So, meron silang mga recruits, kaya pwede silang manalo ng prize later on. So, i-click natin itong bahay, and makikita natin, merong dalawang type ng field, common field and grass field. Itong common field, makikita nyo may number 1, di ba? Tapos, clinic ko lang yung plus sign, ganito para automatically dalhin ka niya dun sa marketplace. And then, ito naman yung mga plants. So, currently, ayan, meron akong itong plant na to. Pero, hindi ko ba siya matatalim kasi dapat ilagay ko muna yung field. And then, ito naman yung magical creature. Ito yung binili ko si Leather. Yan, click and drag lang guys sa ranch. And then, click yung check mark. And then, yan na siya. So, gutom na siya. Kaso wala akong mapapakain pa kay Leather. So, ayan, tignan natin to. So, syempre, para makapag-produce tayo ng food, kailangan natin mag-denim. So, ito, i-click and drag na natin kung saan natin siya gustong ilagay. Ayan, dito. Dito ko siya ilalagay. And, yung plant natin, itatanim na din natin siya. So, si brown berry plant, ayan, medyo nahirapan ako sa mouse ko. Ayan, okay. So, nag-drop na natin siya dito. And, from that point, magsa-start na siyang mamunga. Okay? So, ang maximum cap ng plant na to is 15. And, usually, nag-generate na to within 2 minutes. Every 2 minutes, meron kang plus 1. So, therefore, kung every 2 minutes, meron kang plus 1, and 15 yung capacity nito, to maximize your earnings potential, dapat every 30 minutes, magka-harvest ka para makakakuha ka ng 15. So, ito na guys, punta tayo sa farming.
So sa farming, ayan, 'di ba kanina nagtanim tayo, nilagay natin sa ranch itong si Leather. Pero pwede na ba natin siyang pakainin? So kita niyo itong plant ko, merong nag-whirl sa kanya na parang bright light. So pag clinic natin 'to, ayan. Ito naman yung plant natin, yung magical creature natin. Pag clinic natin siya, yung kainan niya, lalabas dito yung dalawang type ng food na kinakain niya. And 20 over 10, meron na tayong stock. May na-harvest na ako kanina. Kaya yan, gumalaw na siya kasi pinakain ko na siya ng 10 fruits. So, ang naiwan na lang sa akin is 10. Tapos ito, i-click natin tong plant na to. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. Yan, yung may mga whirling lights, di ba? So, ibig sabihin yan, meron siyang bunga. So, yan, clinic ko siya. Ilalabas yung basket. Yung basket, itatapat lang natin yan dito sa plant. And maha-harvest na yung mga brown berries. So, currently, naka-harvest tayo ng mga 6 and magkakaroon ulit siya, mare-replenish siya. So, dire-diretso lang yung production nito, titigil lang siya kung 15 na yung bunga niya and hindi mo pa siya naha-harvest. So, dito naman sa right side, ito yung tinatawag na silo storage. So, currently, may laman na daw to na 21 out of 350. So, nag-increase na yung storage ko kasi nag-level up na ako. And right now, meron na akong 16 na brown berries. So, yan, harvested from brown berry plant and can be used to convert into dye. And naalala nyo pa ba, guys, kung anong kulay ng dye nito? Tama kayo, brown. And then, this one, ito naman si Leather Egg. So, si Leather Egg, 5 naman yung quantity na required para dito. And makakapag-produce naman to ng leather. So, papakita ko yun sa inyo. But before we go there, tingnan muna natin, ito yung buong environment niya. So, dito sa left side, ito makikita nyo yung dalawang sort of machinery niya. Ito yung ginagamit natin to convert the plants, the fruits of the plants into dye. And of course, yung mga eggs into different types of materials. Then, tingnan natin itong dye machine. O yan, naka-indicate na dito. Meron akong 4 na old na dye. So, ngayon, para makapag-produce tayo niyan, kailangan natin ng fruits. Currently, 16 pa lang ako, pero kailangan niya is 50. So, hindi ko pa mapapakita sa inyo. Pero itong leather, tingnan nyo, meron akong owned na 2. And itong leather na to, para mag-produce siya, kailangan daw ng 5 eggs. Eh, meron ako 5 out of 5. So, therefore, pwede na natin itong i-convert. And the conversion time is 30 minutes. So, kapag pag-clinic ko itong convert na to, tatakbo na yung oras niya, magsisimula na yon. And pagpalo ng 30 minutes, pwede na nating makuha yung leather. Ayan, queue success. So, tingnan natin tong queue. And there you go, guys. Andito na siya. So, yung leather natin ay converting na. And dito sa right side, makikita nyo, remaining time is 29 minutes and 47 seconds. So, gumagalaw na yung oras niya. And pag naubos na yung oras na yan, makiklaim na natin yung leather. Natin dito sa baba, ayan, may rainbow pa pala dito. So, ito naman yung order machine. Guys, ito yung tinatawag natin na daily quest. So, dito, may mga orders kang marireceive. And naka-indicate dito, itong order na itong naka-highlight sa akin ngayon. Makikita nyo dito sa right side, 3 out of 3 na dye. And kailangan ko din ng 3 out of 3 na leather. Currently, yung dye kompleto na tayo. Pero itong leather, kulang pa ako ng isa. 2 out of 3 pa lang. And after that, makiklaim tayo ng 60 na KWT tokens. So, doon na tayo kikita ngayon. And later on, papakita ko sa inyo kung magkano yung conversion niya at saka kung okay ba siya na pasukin. So, yan, binalikan ko lang ito ulit kasi mukhang matagal pa bago matapos itong conversion. We need to skip muna, no? Okay, so ginawa na natin yung pag-convert nung eggs into leather. So, that's part of the daily quest, which is yung orders. Kailangan nating ma-deliver yun. So, ngayon, fast-forward ko na and eto na, tapos na yung creation ng leather. So, ito, tingnan ninyo dito sa baba. Ayan, dito sa machine na to, yung material factory, converted na 1 out of 1 si leather. So, pwede na nating i-obtain itong material na to. So, click lang natin itong obtain. And there you go. So, meron na tayong 1 leather. So, kanina,
2 out of 3 ngayon, 3 out of 3 na. Itong KWT ko, 0 pa siya ngayon. So, puntahan natin ngayon yung orders dito sa baba. Magdi-deliver tayo ngayon. I-fulfill natin yung daily quest. And tingnan natin yung pag-earn ng KWT token plus the experience. So, i-click natin itong orders. Ayan, palakayin natin ng konti para mas ma-appreciate nyo yung napakagandang artwork nitong Kauai Islands. So, i-click natin to and there you go guys. Order natin is naka-check na, diba? Ito, 3 out of 3 na leather and 3 out of 3 na brown dye. So, ngayon, i-deliver na natin to kasi excited na din ako ma-claim. This is the first time mag-claim tayo ng KWT token. So, click natin to para i-ship na siya. Ayan. Yun, umalis na, di ba? Lumipad na ako palayo. And ang sabi dun sa binasa natin before na gameplay instructions, mabilis lang daw to, up to 10 seconds, babalik na. And then, there you go. Bumalik na with a gift. So, yan na. I-click natin tong gift and tingnan natin kung ano yung makukuha natin. Okay, naka-indicate dito, completed. So, buksan na natin tong gift na to. And pagdating dito, guys, magpo-call na to ng confirmation ulit. So, niloload niya yung Kauai delivery sa MetaMask, naka-indicate dito, that as there's a signature request para sa claiming. Pero, pagdating dito, there's another notification naman. So, may gas fee pala ito. 0.000908 BNB yung estimate niya. So, i-confirm natin to. Tapos, saka natin pag-aralan kung magkano ba yung gas fee equivalent na yun in pesos. And if profitable ba, kasi baka mamaya mas mahal pa yung gas fee kesa dun sa i-claim natin na token. Eh, ba't natin papasukin yun, diba? So, tingnan natin. So, ito, sa MetaMask, pwede natin i-click to, makikita natin yung status ng activity. And then, dito sa CoinGecko, guys, kung mag-invest kayo, make sure na familiar din kayo how to use CoinGecko. Usually, makikita nyo dito yung mga price ng coin. So, ito, tinitingnan ko ngayon yung gas fee. Ito yung estimate kanina. 0.00908 and ang estimate nasa 21 pesos yun. So, kaya kailangan guys, pag maglalaro kayo or mag-invest kayo sa mga ganito, meron din kayong pera na pang gas fee. And usually sa BNB, kailangan talaga ng pambayad ng gas in BNB token. So, yan. Pero ito guys, natapos na kasi yung transaction and ang lumabas dito, ang actual gas fee lang is 0.000592. So, instead ng 21 pesos, tingnan natin dito kung magkano yung totoong gas fee na nagamit niya. 13.73 pesos lang. So, parang in effect, 14 pesos yung nagastos natin para mag-deliver at mag-claim ng KWT tokens natin. So, balikan natin dito. And of course, yan, naka-indicate dito, naka-pending. Sa assets natin, silipin natin kung may laman na yung KWT. Ito, here. So, meron na siyang 60 KWT na naka-reflect dito sa MetaMask wallet natin. So, click lang natin itong, ayan. And then, okay. Ito yung isa kasing quest. Pwede kasi na dalawang quest yung gawin mo. Kaso, wala ako nung isang plant na yon. And hindi mo na ako bibili hanggat hindi ko nababawi. Yung puhunan ko dito. And there you go, guys. So, meron tayong na-claim na 60 KWT. Confirm natin to. And, yun, pumasok na yung 60 KWT natin. So, close na natin. So, that's the daily quest. Ang question is, kumikita ba tayo? That's what we want to find out, no? So, dito sa search, lagay natin KWT token and there you go, Kauai Islands. So, click mo lang to and makikita mo kung magkano yung palitan nito ngayon. So, nasa 550. So, 60 ang kinita natin. Ang equivalent niya sa peso, ang estimate is nasa 334 pesos. So, guys, anong ginawa natin? Napakasimple lang, di ba? Nagbabantay lang tayo ng nangingitlog, nagpa-farming lang tayo. And yet, potentially, kikita tayo ng 330 pesos. Ibabawas natin, syempre, dito yung gas fee na 13 pesos. So, parang 321 pesos yung kinita natin. Pero, anong catch nun? Magkano yung ginamit ko for the investment? Syempre, these are the things that you have to consider. Okay, so tingnan muna natin ito just to be sure na tama yung mga conversions na ginagamit natin. No? So, itong KWT na to, minax ko siya, 60. And kung i-convert ko siya sa BNB, ito yung equivalent niya, 0.0144. So, ito sa CoinGecko, palitan natin to BNB. And
then makikita nyo, mahal ngayon yung BNB, nasa 23,000. Face natin, ayan o, nasa 334 talaga yung value niya, guys. So at this point, i-summarize muna natin what we've learned so far, especially yung financial aspect nitong laro na to. Okay, so sa summary, magkano yung KWT na na-earn natin? Meron tayong 60 at around 5.5 pesos, so roughly nasa 334 pesos yung kinita natin. And ano yung ginastos natin, yung gas fee natin is 13. So ang earnings natin 321, pero ang in-invest ko dito ay 10,000 pesos. So para maka-ROI, 10,000 divided by 321 equals 33 days. So halos isang buwan, or more than 1 month, 1 month and 2 days or 3 days before mabawi yung puhunan. So guys, ang question na lang is, papasukin nyo ba to? Do you think it's profitable? Do you have the money? Do you think that the game is going to last more than 1 month? Kasi kung tingin nyo, biglang mawawala yung game, huwag mo nang papasukin. Pero kung tingin mo, tatagal to ng mga hanggang 6 months, 1 year, why not, diba? Kung mababawi naman. At kung meron kang perang pang-invest. Remember guys, huwag mangungutang ng para sa mga gantong bagay. Ha? Kasi yung cryptocurrency, mabilis yung galawan yan. So kung inutang mo pa or hiniram mo sa friend mo or sa magulang mo yung pera, tapos biglang pumangit yung palitan ng token na yun. So, baka malugi ka lang tapos may utang ka pa. So, pag-ipunan yung mga gatong bagay and invest only what you can afford to lose. Plus, do your own research, guys. Ha? Ito, pinapakita ko sa inyo pero hindi ibig sabihin nun automatic maganda siya. This is just my personal assessment and it's up to you to decide kung tingin nyo para ba sa inyo ang game na to. Okay, so that's a question mark. Pag-isipan nyo na lang guys if you think that this is a good investment for you. And up next, ito naman yung titignan natin bukas. So meron pang additional chance to earn additional income. Ito naman yung may mga tinatawag tayong blueprint, diba? So pwede kang mag-craft ng mga appliances. And dito, yan, merong table, and makikita nyo kung ano yung blueprint niya. So, dito ka mamimili kung ano yung gagamitin mong materials. Pero ito, may bayad tong KWT. So, ito, gagamit ka dito ng coloring. So, pipili ka sa mga dye kung ano yung gagamitin mo. And at the same time, magsiselect ka din. Ayan, meron pa ako isang brown dye. Dito, pipili ka naman kung anong material yung gagamitin mo. So, pwedeng wood, pwedeng metal. And then, after that, i-craft natin yan. So, ngayon, naubos na yung leather ko kasi ginamit ko siya for the daily quest. Pero guys, ito, pag nakapag-craft tayo nito, ito pwede itong ibenta kasi sa marketplace. So, yun naman yung ipapakita ko sa inyo bukas. So, for today, nakita nyo, diba? Daily quest, kumikita tayo dito. Pero, meron pa bang potential na mag-earn ka ng additional income aside from that 300 pesos? Kasi kung meron pa, edi that's even faster recovery dun sa investment natin. So, yun naman, guys, wait nyo lang kasi I think that's going to be even more exciting pag nag-craft na tayo ng item. So, watch out for it tomorrow. I'm going to share it to you dito sa another video natin. Ayan, ito yung marketplace na sinasabi ko, guys. So, merong mga decors dito, di ba? So, mga furniture, ayan. Ito yung mga pwedeng i-craft natin na items using the different materials that we have, yung nanggagaling dun sa mga itlog ng magical creatures, and using the different dye. So, watch out for it! Ako, na-excite na ako. But before we end the video, I'd like to thank everyone kasi sinamahan nyo ako dito sa Kauai Islands. Nag-enjoy ako dito kaya kung mapapansin nyo, medyo mahaba yung mga discussions natin dito. But I hope you learned a lot from this and I hope I've given you sufficient information para makapag-decide kayo kung para sa inyo ba itong game na to. So please guys, if you enjoyed watching this game, I hope you will subscribe to my channel. There are lots of games that we're going to explore. And for now, I just want to say thank you and bye!